ang kanyang kaluluwa ay napunta doon po sa piling ni Abraham, kung saan naandoon din si Lazaro. Ito po ay binanggit niya o tinawag na paraiso ng ating Panginoon. Nung ang Panginoon ay kasalukuyang nakapako sa krus, sinabi niya doon sa isang magnanakaw na kasama niyang nakapako din sa krus na, sinasabi ko ngayon ay kakasamahin kita sa paraiso. Sa mga tuwid, binigyan niya ng assurance yung kasamang nakapako sa krus na kakasamahin kung kailan, ngayon, at kung saan, sa paraiso. So, ibig sabihin, nang ang Panginoon ay namatay sa laman, yung kanyang kaluluwa ay napunta doon sa Hades, sa dako na kung saan ay inaaliw na ang tawag dito ay paraiso. Kasama, ayon sa kanyang binigay na assurance doon sa magnanakaw. At ito po ay hinulaan na nung una pa man, na ang kaluluwa ng Panginoon ay hindi pababayaan sa Hades, kundi ito po ay magkakaroon ng pagkabuhay. Ganito po ang nasusulat. Basahin po natin sa aklat ng Gawa, Kapitulo 2, sa talatang 27 at 31. Gawa, Kapitulo 2, versikulo 27. Sapagkat hindi mo iiwan ang kaluluwa ko sa Hades, ni titiisin man na ang iyong banal ay makakita ng kabuluhan. Ipinakilala mo sa akin ang mga daan ng buhay. Pupuspusin mo ako ng kagalakan sa harap ng iyong mukha. Mga kapatid, malayang masasabi ko sa inyo ang tungkol sa patriarkang si David, na siyang namatay at inilibing, at nasa atin ang kaniyang libingan hanggang sa araw na ito. Palibhasa nga iyong propita at sa pagkaalam na may panunong pang isumpa ng Diyos sa kaniya, sa bunga ng kaniyang baywang at iluklok niya ang isa sa kaniyang luklokan. Palibhasa'y nakikita niya ito at nagsalita tungkol sa kabuhayan na maguli ng Kristo, na siya'y hindi pinabayaan sa Hades ni ang kaniya mangkatawan at hindi nakikita ng kabulukan. Yun. Napakaliwanag po na noon ayon sa propesiya, binanggit ni Haring David na hindi mo iiwan ang kaluluwa ko sa Hades. O ang iyong banal ay makakakita ng kabulukan. So ibig sabihin, ang kaluluwa ay hindi mananatili doon sa Hades. At yung katawan ay hindi mabubulok. Ang hulang ito ay hindi patungkol kay Haring David sa kanyang sarili. Hindi po. Sapagkat pinaliwanag din ni Apostol Pedro na ang sabi niya, hanggang ngayon, nasa atin yung libingan ni David. Sa mga tuwid, hanggang nung panahong yun, naandoon yung bangkay o mga buto ni David. Sa mga tuwid, hindi si David ang tinutukoy. Ang tinutukoy po, ayon sa pagpapaliwanag ni Apostol Pedro, ay ang Panginoong Jesucristo. Kung bakit hindi pinabayaan ng kanyang kaluluwa sa Hades, sapagkat nagkaroon ng pagkabuhay na maguli ng ikatlong araw. Sa mga tuwid, kung saan napunta yung kaluluwa ng ating Panginoon nung namatay ang kanyang katawan, ay doon po sa Hades. Kung saan bahagi doon, sapagkat meron pong dalawang bahagi, naandoon siya sa inaaliw. Kung saan naandoon yung pulubing si Lazaro at si Abraham, na tinawag ng Panginoon na paraiso. Sa mga tuwid, ang Panginoon, nung namatay, hindi siya umakyat agad sa langit. Yung kanyang kaluluwa
napunta doon sa Hades, sa dako na kung saan ay tinatawag na paraiso. Ngunit ng ikatlong araw, hindi pinabayaan doon sapagkat nagkaroon ng pagkabuhay na maguli. O naalis ang kaluluwa ng Panginoon doon sa Hades, sa paraiso, sapagkat siyang muling binuhay na maguli. At hindi nakakita ng kabulukan ang katawan ng Panginoon sapagkat ang kanyang katawan ay pinalitan ng maluwalhating katawan. Kaya ang dulang yun ay tumutukoy sa ating Panginoon. Pinatutunayan lamang natin na ang pangalan ng dako na yaon na kung saan ay inaaliw ay paraiso. At pinatutunayan lamang po natin na ang napupunta doon ay ang kaluluwa. Ngayon, doon naman po sa kabilang bahagi ng Hades kung saan merong pagdurusa, ito naman po ay tinatawag na Tartarus. Mababasa po natin ito sa ikalawang Pedro, kapitulo 2. At sa talatang 4. Ikalawang Pedro kapitulo 2 versikulo 4. Sapagkat kung ang Diyos ay hindi nagpatawad sa mga anghel ng mga kasala ang mga yaon, kundi sila'y ibinulid sa impyerno at kinulong sa mga hukay ng kadiliman upang ilaan ang paghukom. Ayon. Yung mga anghel na nagkasala, sila'y ibinulid sa hukay ng kadiliman. Sinalin yan na impyerno. Pero hindi po ito impyerno. Mamaya'y mauunawaan natin na hindi ito impyerno. At ang impyerno sa panahon ngayon ay wala pa pong laman. Ito po, ayon sa wikang Griego, ay Tartarus. Na kung saan, dito napunta yung kaluluwa ng mayaman. Kaya ang tawag sa kabilang bahagi ng Hades, na kung saan ay merong alap, ay Tartarus. Sa makatwid, ang dako na Hades, na kung saan ang mga napunta doon, ay mga kaluluwa ng mga taong namatay, ay meron pong dalawang bahagi. Ang unang bahagi po ay tinatawag na paraiso. Kung saan doon napunta si Lazaro na pulubi, ang doon din kaluluwa ni Abraham, at doon din napunta yung kaluluwa ng ating Panginoong Jesucristo. At doon naman sa kabilang bahagi, ito naman po ay tinatawag na Tartarus, na kung saan ay merong alab at paghihirap. Na sa dakong ito na Hades ay merong banging nakalagay sa pagitan nila. Para ang bawat isa na narito sa magkabila ay hindi makapunta ang isa't isa. Ang Hades na ito ay ang ikalawang destinasyon ng tao. Nagsisimula sa kamatayan. Pagka ang tao'y namatay, ang kanyang kaluluwa ay mapupunta rito. Habang sila ay naghihintay ng araw ng pagbubuhay. At ang pangalawang destinasyon na ito ay nagtatapos sa pagkabuhay na maguli. Pagdating ng Panginoon, sa araw ng paghuhukom, magkakaroon ng pagkabuhay na maguli. At ang mga kaluluwang nasa Hades ay bubuhayin maguli upang humarap sa paghukom ng Panginoon. Ganito po ang nasusulat sa aklat po ng Unang Korinto sa Kapitulo 15 sa talatang 22 at 23. Sapagkat kung paano kay Adam ang lahat ay nangamatay, gayon din naman kay Kristo ang lahat ay bubuhayin. Datapwat ang bawat isa sa kaniyang sariling katuyuan, si Kristo ang
pangunahing bunga, pagkatapos ay ang mga Kristo na kaniyang pagparito. Ayon. Kung papaanong daw ang mga tao ay nagkaroon ng kaugnayan o kamatayan sa pamamagitan ng isang tao na yun ay si Adan, ganun din naman sa pamamagitan ng isang tao ay magkakaroon tayo ng kaugnayan ng pagkabuhay na maguli. At iyon po ay ang ating Panginoong Jesucristo. Kung papaano si Adan ay namatay, kaya ang mga tao ay namamatay, ganun din naman kung papaano si Kristo ay nabuhay na maguli, ang lahat ay bubuhay maguli, yung namatay sa kanyang pagparito. At ang mangyayari, ayon sa aklat ng Apokalipsis, Kapitulo 20, talatang 3 at 14, ay iyahayag na ng Panginoon yung kanyang pagdarapo. Ganito po ang mangyayari. At ibinigay ng dagat ang mga patay na nasa kaniya, at ibinigay ng kamatayan at ng hadis ang mga patay na nasa kanila, at sila'y hinatulan bawat tao ayon sa kaniyang mga gawa. At ang kamatayan at ang hadis ay binulig sa dagat-dagatang apoy. Ito ang ikalawang kamatayan, sa makatuwi ay ang dagat-dagatang apoy. Ayun. So napakaliwanag, unay ibinigay muna ng dagat yung mga patay na nasa kanya. Ito po yung araw na po ng paghuhukom. At ibinigay ng kamatayan at ng hadis yung mga patay na nasa kanya. Sa makatwid, yung mga patay o kaluluwang na andoon sa Hades ay ibibigay ng Hades o magkakaroon ng pagkabuhay na maguli. At ang bawat isa, ayon sa ating binasa, ay hinatulan. At yung Hades ay ibinulig din doon sa dagat-dagat ng apoy. Sa makatwid, sa pagparito ng Panginoon sa araw ng paghukom ay magkakaroon ng pagkabuhay. At yung mga patay na naandoon sa Hades ay bubuhayin maguli. At pagka binuhay ng maguli, wala nang laman yung Hades ay ibubulid doon sa dagat-dagatang apoy. Sa makatwid, ang pangalawang destinasyon ay ang Hades. Nag-uumpisa pagka ang tao ay namatay, ang kanyang kaluluwa ay mapupunta rito. Kung siya ay nakasunod sa Diyos, doon siya sa piling ni Abraham. Kung saan doon ay aalwin ang kanyang kaluluwa habang wala pang pag-uukol. Ngunit ang nakakalungkot, doon sa mga taong hindi sumunod sa Diyos, yung kanyang kaluluwa ay mapupunta doon sa piling ng mayaman na kung saan may alap at paghihirap. At ito po'y tinawag na tatapos. Nagtatapos ito sa pagkabuhay na maguli. Gaya po ng ating Panginoong Jesucristo, bilang nagkatawang tao, meron siyang kaluluwa. At nung namatay ang kanyang katawan, yung kanyang kaluluwa ay napunta rito sa Hades. Kaya lang doon siya sa dako na inaaliw, na tinawag niyang paraiso. Kung kailan siya nagtapos, nung siya ay muling binuhay na maguli. Hindi pinabayaan ang kanyang kaluluwa naman.